Magandang araw mga kapatid, ako po si Richard Manaloto, ang inyo pong The Christian Rider. At sa ating pong YouTube channel na ito mga kapatid ay nagsishare din po tayo patungkol din po sa mga sasakyan. At ngayong araw, tuturuan ko po kayo kung paano mag-bleed ng ating pong fuel pump kapag yung sasakyan nyo po ay pumupurot-purot, namamatay at parang short sa diesel. But before that, i-click nyo muna mga kapatid ang ating pong subscribe button at ang ating pong notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video. Bago natin pagpatuloy ang ating video sa araw na ito, mag-intro muna tayo. Let's go! Okay, ayan. So, ito po ngayon yung atin pong makina sa atin pong B22 Mazda mga kapatid. 1997 model ito. At ito po yung ating fuel pump. Dito po siya naka-place sa taas mga kapatid. Ito po yung pump. Ito po yung intake. Ito po yung pumapasok doon o papunta dito sa atin pong makina. Ito po. Ayan. Okay, ito po. Ayan. Ito po yung linya na nagmumula po sa atin pong ang tawag dito yung tangke ng ating sasakyan mga kapatid. So ito po yung kanyang dito po tayo magbi-bleed at tinanggal ko na po itong kanya pong bolt mga kapatid na pumipigil po dito. Kasi po mga kapatid ang tendency kapag pinasok po ito ng hangin, mayroon pong bubbles na tinatawag nila mga kapatid at masushort po yung atin pong gasolina o ating diesel kasi diesel po ito. Magsushort po mga kapatid at yung tendency nyan ay yung parang nasushort sa diesel yung inyong sasakyan, pumupurot-purot at namamatay, mamaya under na ulit. So ngayon yung gagawin lang natin kapag ganyan yung nangyayari sa ating sasakyan ay mag-bleeding lang po muna. Mag-bleeding lang tayo mga kapatid. So, gawin na natin ang pagbi-bleeding. Ayan. Simulan na po natin mga kapatid ang pagbi-bleeding. So, ito po yung ating fuel pump. As I've said, ito po yung mula po sa ating tangke. Papasok po dito yung diesel. At saka, pupunta po mga kapatid, papunta po sa ating makina. So, ito po yung close. Tatabunan ko lang po itong positive na side ng ating pong battery para to avoid na masunog or in case na merong spark. Kasi nagsispark dito, kapag mababasa yan ng diesel, baka umapoy mga kapatid. So, yung gagawin lang natin, so, siguraduhin muna natin mahigpit yung atin pong mga lock. Ayan. Okay, mahigpit siya. Pati din yung lock dito sa may makina, sa part ng makina. Para wala pong papasok na hangin mga kapatid. And then takpan lang po ng ating daliri. Ito pong butas na ito. Kung saan tinanggal natin itong bolt. Kasi ito po yung bleeding. Dito po tayo magbi-bleed mga kapatid. And then let's just pump mga kapatid. At bibitawan natin hanggang wala ng hangin na lalabas mga kapatid. Hanggang pure diesel na lang yung lumalabas. Pump natin. So tatakpan lang natin yung butas at saka ipapump lang natin. Habang nagpapump tayo mga kapatid, mararamdaman mo dito sa kamay mo na to na parang mayroong pressure na tumutulak. Kapag ganon, bibitawan mo lang. Like that. Okay. Again, medyo may hangin. Dapat pure mga kapatid na diesel lang yung lalabas. At walang hangin mga kapatid. Again. Tawa natin. Dapat isirit yan. Okay. And then takpan natin mga kapatid kapag purong diesel na yung lumabas. Okay. Pump lang natin. Pag parang hindi na natin kayang pigilan yung pressure, bitawan lang natin. Like that. Pero wag yung bitaw kaagad. Tapos, lagyan na natin ng
bolt mga kapatid, habang hindi pa pinapasok ng hangin. Okay. At pitan natin. Ang gamit nito mga kapatid is 10 mm range. Ewan ko lang sa ibang sasakyan. At ipump natin ulit mga kapatid. At kapag tumigas na mga kapatid, ito pong pump niya ay okay na yan. At punasan. Paano malalamang sira na yung pump kapag hindi na ito tumitigas? Kapag napaka lambot niya ng ipump mga kapatid. Dahil kapag tumigas ito, ibig sabihin okay na. Wala nang hangin sa loob mga kapatid. Punasan na natin. To avoid na pag mag-spark mga kapatid ay masusunog. Kasi malapit yung ating pump sa ating pong batteries mga kapatid. Ugaliin din po natin i-check yung ating battery. Higpitan po natin kasi kapag hindi po natin yan hihigpitan, yan po yung nagko-cause mga kapatid ng tinatawag na spark. Okay, punasan na natin. At i-test na natin mga kapatid kung pumupurot-purot pa ba yung makina. Parang mamamatay yung makina o hindi. Let's go. Okay, dito na po tayo ngayon sa loob ng ating sasakyan. So, kasalukuyan ko pong pinipindot muna yung ating pong heater. Kasi yung ating Mazda B22 ay meron pong heater mga kapatid. And let's go. Subukan na natin pandarin yung ating pong sasakyan. Medyo matagal siyang panda rin mga kapatid kasi siguro hinihigo pa niya yung diesel mga kapatid, bagong diesel papunta sa kanyang makina. Pero kapag okay na yung flow mga kapatid ng diesel ay mabilis na lang itong papaanda rin kasi mabilis lang naman ito, isang click lang aandar na siya mga kapatid. Pero dahil nga tayo ay nag-bleed, normal lang po mga kapatid na may panahon na sa first start mo ay medyo matagal siyang panda rin kasi hihigupin niya pa yung panibagong diesel mga kapatid mula po sa ating fuel pump. Subukan natin i-rev mga kapatid. Yes! Hindi na pumupurot-purot mga kapatid. Hindi na yung parang mamamatay. Kasi kapag mag-short ka, kapag may hangin yung bleeder o yung may hangin yung ating pump mga kapatid, kapag mag-minor ka, for example, hindi mo tatapakan yung gas katulad ito, mamamatay po yan mga kapatid. So ayan, tapos na nating i-bleed mga kapatid ang ating pong sasakyan. Naway nakatulong po ako sa inyo mga kapatid sa kapag meron din kayong problema na katulad nitong sa akin. Maraming salamat mga kapatid sa panonood ng ating video ngayon. Again, please subscribe mga kapatid kung nagugustuhan nyo yung mga ganitong video. God bless mga kapatid. May the fire of the Lord be upon us all. Katulad sa ating pananampalataya, kapag short po tayo sa presensya ng Panginoon, ay parang hihinto-hinto din tayo sa pananampalataya. Pero kung full tayo sa presensya at spirito ng Panginoon, I will tell you, kailanman hindi tayo mamamatay o makakatulog sa pananampalataya sa Panginoon. Richard Manaloto po. Peace out!